Ito na po, sir, ang order nyo. Anything you want to add, sir? Magalang pa rin sabi ni Allison, kahit alam niyang nasaktan ang damdamin nito sa trato niya. Ah, miss, pwede bang kumuha ng companion? Boring pala pag kami lang lahat ang nasa table eh. Meron ba? Sabi ni Ramon. Yes, sir, may additional charge nga lang yun, sir, sa bill nyo. Ilan po ba? Magalang na tanong ni Allison. At dahil nakayukusiya, mas naging kaakit-akit ito sa paningin ng mga kausap. Ah, wait. Ano, Anthony? Ayaw mo talaga? Para lang may kausap tayo. Boring naman pag wala eh. Baling nito kay Anthony. Bahala na kayo, sagot ng binata na nakatingin sa cleavage ni Allison. Saka tumingin sa kanya, diretso sa mga mata, at kumurot ang noo. Hew, nice. O sige, miss, dahil pumayag ng manager namin, dalhan mo kami ng tatlong mabait at sexing kumpanyo na, sabi ni Brandon. Sige, sir. Check ko po kung sinong available. Paalam ni Allison. Ah, wait, miss. Kung pwede sana, ikaw yung isa sa tatlo. Diretsong sabi ni Brandon. Nawala ang ngiti ng lalaking katabi nito. Ewan ni Allison kung gunog yun na lamang ba niya yun. Ah, pasensya na po, sir. Hindi po kasi ako kasama sa option. Hindi po ako tumitable, sabi ni Allison. At lumakad na pabalik sa reception area. Kaya hindi na niya nakita ang lalong pagsalubong ng mga kilay ni Anthony. Habang nasa reception si Allison at abala sa paghahanap ng available na pwedeng maging kumpanyo ng table 10, eh wala siyang makitang available. Halos 30 minutes na. Nakaubos na ng isang bucket ng beer ang tatlo, pero wala pa rin available. Si Beth na unang nabakante, ay siya lamang ang bakante ng mga sandaling yun. Maya-maya ay kinausap siya ni Madam sa loob ng cubicle. Ang balita ko, nasa loob ang isa sa mga Saavedra. Ang usap-usapan, isa daw sa dalawang anak ng Saavedra ang tatakbong gobernador. Kung may Saavedra sa loob ng establishmentong to, mabubuking tayo balang araw. Sino nagpapasok sa kanila? Tanong ni Madam Choi. Si Allison po, nasa reception kanina, sumbong ni Beth. Oo nga pala, nakalimutan niya ang protocol na dapat siya sa atin ang papayagang pumasok. Narinig niyang sinabi na kilalang tao ang kasama ng tatlo, pero hindi naman kasi niya akalain na may political agenda mga Saavedra. Nandiyan na yan. Ang gawin mo, Allison, tumable ka dun sa grupo na yun. Kailangan kang makakuha ng picture ng mga yan, lalo na dun sa isang Saavedra. Someday, magagamit ko yun pang blackmail kapag pinag-initan ng negosyo ko. Bili ng madam. Hala, ay bakit po ako, madam? Hindi po ako tumitable, di ba? Reklamo ni Allison. Bukod sa hindi talaga siya tumitable, hindi niya kayang gawin kay Anthony ang utos nito. Oo na, posibleng mabulilyaso ang negosyo ng amo. Pero lalong ayaw naman niya na ma-blackmail si Anthony, kahit pakinalimutan na siya nito. Na kay Anthony pa rin ang loyalty niya, kahit pasabugan pa siya ng granada. Pwes, panahon na para gawin mo yun. Ikaw nagpalusot niyan, kaya parusa mo yan. Mamili ka. Titable ka dun o sususpindihin kita ng 2 weeks. Panakot ni Madam. Mangiyak-ngiyak na si Allison. Lalo pa at sa grupo pa ni Anthony. Mababa na nga ang tingin ito sa kanya kanina. Lalo pang bababa ngayon. Wala nang pag-asa ang puso niya. Noon ngang anak lang siya ng cook, nawawala na siya ng pag-asa. Ngayon pa kaya? Napakalabo naman magustuhan siya nito sa sandaling ito. Kapag tumable siya, kahit pa ito ang unang pagkakataon at napipilitan lamang siya, iisipin pa rin ang mga ito na ginagawa talaga niya ito. Lugmok na napaupo sa stool si Allison. Parang ayaw gumalaw ng paa niya. Ang sakit ng dibdib niya para siyang hihimatayin. Tara na, Allison. Baka mainip pa mga customer at lumayas pa. Okay, pero pwede bang makiusap, Beth? Kung pwede, huwag mo akong tatawagin sa pangalan ko, ha? Tawagin mo ako, Miss Pumpkin, pakiusap ni Allison. Hindi niya gustong makilala ni Anthony, nahihiya siya. Mabuti na nga at naka-makeup siya at hindi siya nito nakilala. Pumpkin? Ano yun? Basta ano, kasi kapitbahay namin yung isa dun. Isusumbong ako sa inay ko eh, kaya quiet ka na lang, diba? Please? Pakiusap ni Allison. Okay, sige, sige na nga. Libre mo ako ng pamasahe mamaya, ha? Sabi ni Beth. Nag-retouch muna si Allison. Sinikat na kapalan pang foundation at sinipat ang sarili. Palapit na sila sa table ng tatlo. Nang mapansin niyang nakakunot noo si Anthony habang may kausap sa telepono. Oh my God! Lalong gumugwapo ang love of my life niya. At ang mga hita at braso, nagka-muscles na din.
Ano kaya ang pagkakaiba ng yakap nito ngayon kaysa noon? Pili ang naisip ni Allison. Hi boys, wala pang available na Charles Angel sa ngayon eh. So, okay lang ba kung kami na muna makasama nyo? Bungad ni Beth, nabihasa na sa ganitong trabaho. Oo naman, Miss Pretty. Halina kayo, upo kayo. Alok ka agad ni Ramon, na pinaupo ka agad si Beth sa tabi niya. Oh, Miss Pretty, akala ko ba hindi ka nagtitable? Gipit ka na ba? Sabi ni Brandon. Nakaramdam ng insulto si Allison. Napasulyap sa lalaking abala pa rin sa telepono. Ay naku, Pogi, hindi talaga nagpapatable si Miss Pumpkin. Pinakiusapan lang yun na may-ari kasi wala ang vacant. Kaya dagdagan nyo ang tip niya na, mahal yan, singit ni Beth. Sabay tumawa ng tila nakakaakit at sumulyap sa gwapong lalaking may kausap sa telepono. Guys, ako nga pala si Miss Pocahontas at siya naman si Miss Pumpkin. Pakilala ni Beth na nakipagkamay maliban kay Anthony na abala pa rin. Just in case magawi kayo ulit dito at hanapin nyo lang kami ha, sabi ni Beth. Oh sure. Lalo pat nandito na si Anthony. Mapapadalas talaga kami dito, Miss. Oh, siya pala si Anthony Saavedra, ang bilyonaryong asyendero ng San Dionisio. Sabi ni Beth, na parang kumisla pa mga mata, saka sumulyap kay Allison, na pinaalala ang pagkuha ng larawan. Ay, no problem, sir. Anytime, anywhere, sabi lang kayo. Pakyut na sabi ni Beth. Pero kay Anthony ito nakatingin. Okay yan, o Miss Pumpkin, upo ka na dito sa tabi ko. Ikaw talagang gusto kong i-table eh, sabi ni Brando. E paano naman si Sir Hunk and Handsome? Walang katabi, naku, ayaw namin na may nalulungkot dito sa Heaven's Angel. Teka, kung dito na lang kaya ako sa gitna nyo ni Sir Hunk, sabi ni Beth. Pero hinatak ito ni Ramon, pabalik sa tabi nito. Hindi niya trip ang mag-table, iinom lang yan. Unwind lang, ganun. Huwag nyo nang kulitin dahil ewan ko ba, kanina pa mainit ang ulo niyan. Niyaya lang namin yan kasi kauuwi lang yan, galing ibang bansa. Matagal kasi ito nawala. Medyo inis na sabi ni Ramon. Sakto namang natapos na si Anthony sa pakikipag-usap sa telepono. Bumalik ito sa pagtungga ng beer, pero tahimik pa rin at hindi man lang tumingin sa mga sexing babae na nasa gilid lang nito. Bukod kasi kay Beth na harapang nagpapahiwatig, ay may mga iba pang receptionist na nagpapahiwatig sa table nila. Lalo na partikular na nagpapakyut ang mga ito kay Anthony. Bagamat naiinis si Allison, hindi naman niya masisi ang inang kababaihang katrabaho. Una, di hamak na lutang ang gandang lalaki ni Anthony, bukod pa sa napakatangkad nito. Ang mga kasama naman ng mga ito, hindi naman pangit, pero hindi rin gwapo. Normal mukha lang. At malamang pa na ichuchu ni Mrs. Choi na ito ay isang Saavedra, anak ng mga bilyonaryo sa lugar nila. Nakakaubos na ng 4 na bucket at 3 platter ng sisig ang grupo ni Anthony. Noong una, masarap ang kwentuhan ng mga ito. Lalo pa at lahat ng yun ay sinasabayan ni Beth. Kaya tuwang-tuwa si Ramon. Yun nga lang, dahil mababang uri ang tingin ng mga ito sa kanila. Panay din ang chancing nito sa kaibigan. Siyang naaawa kay Beth. Nilulunok nito ang mga ganong uri ng kabastusan. Makauwi lamang at makakuha ng malaking tip. Doon lamang bumabawi ang mga tulad nila. Siya naman ay halos pagtiis ang kausapin. Itong si Brando, na panay din ang simpleng hawak sa legs niya, pero hindi niya binabaliwala yon. Kinakalabit niya ito kapag medyo tumataas na ang kamay nito sa parting hindi na dapat. Habang panay ang iwas ni Allison, hindi naman natitinag si Anthony sa isang sulok at paminsan-minsan ay tumititig bago lumagok ng beer. Ni hindi man lang ito sumabat sa kwentuhan o tumawa o kaya nag-react. Nandun lang ito sa sulok, nakasandal sa pader, habang unti-unting tumutungga ng beer, at paminsan-minsan, tumititig sa kanya. Kung hindi lamang ito suplado at masungit, kanina pa iisipin ni Allison na kursonada siya ng lalaking ito eh. Ano? Kursonada ka ni Anthony? Huwag kang ilusyonada, Allison. Yang itsura mo na yan, yung trabaho mo na yan, sita ng dalaga sa sarili, kaya ganyan yan kung titigan ka. Dahil inis yan sa hilat siya ng pagmumukha mo. Kita mo na nga ni ayaw ka man lang dikitan kasi nandidiri sa'yo. Sabi pa ng isipan ng dalaga. Oo na, alam ko na yan. Paulit-ulit pa eh. Sita ni Allison sa sarili. Saka binanata na lang natusukin ng sisig gamit ang tinidor. Miss Pocahontas,
Alam mo, ang cute yun mong ngumiti. Pwede ko bang makita mga ngiting yan hanggang pagising ko bukas? Lasing na sabi ni Ramon. Halos nakayukyuk na ito sa dibdib ni Beth. Oo ba, if the price is right, sabi naman ni Beth. Sabay kindat kay Allison. Saka nginuso ang katable nito. Medyo nakainom na si Allison pero nasa tamang pag-iisip pa naman siya. Umiling-iling lang ang dalaga. Alam niya ang ibig sabihin ni Beth. Salamat na lang at mukhang lasing na ang kaharap dahil nakatalungko na ito habang halos hindi na maubos ang laman ng isang bote ng beer na hawak nito. Mukhang mas marami ang nainom ni Anthony pero mukhang matibay ito sa inuman ha. Pero halatang lasing na din ito dahil mapungay na ang mga mata. Nakasandal na din ito sa dingding ng bar. Nakahalukip-kip habang iniikot-ikot ang daliri sa bunganga ng beer. O paano ka uuwi, Miss Pumpkin? Mukhang hindi na kaya ng kasama mo. Mukhang malulugi ka sa araw na to, ha? Birong parinig ni Beth. Kahit paano, narinig naman ito ni Brandon na kahit halos pikit na, sumagot pa rin. Si Anthony nang bahala sa kanya. Siya naman ang magbabayad ng bill namin, eh. Balato ko na sa kanya yung chika babe ko. Kahit libog na ako dyan. Sabi nitong nagkanda utal-utal pa. Nanlaki naman ang mata ni Allison sa pagkabrutal nito. Lasing na nga ito. Anis ng gago eh. Ano? Ano ako, barya, para gawin mong balato? Inis na sabi ni Allison at hindi na itago sa makapal niyang makeup ang inis na yun. Kitang-kita ni Anthony na nakatitig na pala sa kanya habang singkit na halos sa mga mata. Kahit lasing ito at mapungay na mga mata, hindi na wala mapang-akit na taglay nitong titig. Mga titig na dahilan kung bakit nagka-hallucinate si Allison noon kay Anthony. Sa inis ni Allison, sa kanyang narinig, sinagot na niya ang customer pero pinilit maging kaswal sa pambabara lang. Ano ka ba, sir? Hindi nga ako nagpapatable eh. Extra service pa kaya? Sorry na lang, sir, ha? Pero hindi talaga ako lalabas kasama ka. Maliban na lang kung 1,000,000 ang ibabayad mo. Biro ni Allison. Para lang sana mabara ang lalaki at marinig din ni Anthony na hindi siya ganun. Yung tungkol sa last sentence, isang pang-aasar lang sa lalaki. As if naman magbabayad dito ng 1,000,000 para sa isang tulad niya. Call, 1,000,000 then. Malakas na sabi ni Anthony Moore. Singkit na ang mata nitong titig na titig kay Allison. Diyos ko naman, sir. Palabiruho pala kayo eh. Lasing ka na ba, sir? Sabi naman ni Beth. No. Miss Pumpkin said 1,000,000 for extra service. So be it, sabi ni Anthony, na tumingin kay Beth, saka muling tumitig kay Allison. Sir, pero joke lang po yun. Nininervous na sabi ni Allison. Kilala kasi niya ang isang Anthony sa Avedra. So, you take me as a joke? Is that it? O baka nagpapataas ka pa ng presyo? Masyado ka naman yatang mataas sa klase ng tingin mo sa sarili mo para taasan mo pa ang 1,000,000. Naningkit lalo ang mga mata ni Anthony, pero nagbago ang titig nito sa kanya. Naging mapang-arok, naging mapanuri. Kasi sir, naiinis na si Allison, mangangatwiran sana siya, pero nagsalita muli si Anthony. To be honest with you, miss, you're not worthy even for a single penny. Pero mukhang matindi ang pangangailangan mo eh, at kailangan mo pang denguyin ang mga customer mo, sabi ni Anthony. Ano? Ano sinabi mo? Halos magkasunod na tumas ang kilay ni Allison sa tinura ni Anthony. Excuse me lang po, Mr. Saavedra, pero sumusobra na ho kayo. Hindi ho porke nakainom kayo, pagbibigyan ko na lamang ang hindi magandang tabas ng dila nyo. At sino ang dinidengoy ko, ha? Ako man didengoy? Baka pagsisihan nyo yan, sir. Baka pag pinagbigyan kita ng extra service, baka ialay mo ng buong yama na meron ka, sir. Huwag kang papaka siguro. Sabi ni Allison na pinakawala ng hinanakit sa kababata. Bagamat pati siya nagulat sa mga sinabi niya, pero napikon na talaga siya at hindi niya babawiin iyon magkamataya na. Sumarado ang katwiran ng isip niya. Nasaktan talaga siya sa sinabi nitong kahit piso wala siyang halaga. Then let's go, prove it, sabi ni Anthony. Biglang natigilan si Allison. Mali ata na hinamo niya ito. Bigla niyang naalala na isa nga pala si Anthony sa pinakamayamang binata sa lugar nila at ang 1,000,000 nga dito, maliit na halaga lang. Bukod pa sa katotohanan, sa pagkakakilala niya sa binata, alam niya ang piko nito at iba ito kapag hinahamon at nasasaling ang pride. Likas na ugali yon ng isang Saavedra.
Patay na ako nito. Eh bakit ba siya tong nanguna? Eh siya tong tukmul eh. Bulong ni Allison. Namutla ito lalo at pinakatitigan niya si Anthony, sabay kumunot ang noo. Tumayo si Anthony. Saka kumaway sa nakitang nagsiserve ng beer. Sumenyas ng beer. Itinuro niya dito ang cashier booth na naroroon. Inakay ni Ramon si Brandon, katuwang si Beth, na malapad ang pagkakamiti. Alam niya kung para saan ang ngiting iyon. Ngiting tagumpay ang ibig sabihin ni Beth. Habang siya ay hatak ni Anthony sa braso ngayon, habang nagbabayad sa cashier, at dahil maglalabas sila ng dalawang babae, ay pang dalawang extra service additional fee ang binayaran nito, kasama pang additional fee sa pagtitable sa kanila. Paborito kay Beth, dahil kukota ang kaibigan. May dalawa kasi itong anak sa pagkadalaga na sinusuportahan at naghihintay. Pagkatapos ibigay ang credit card, pumirma na ito. Hinataksi ng lalaki at sumakay sila sa isang Wrangler Jeep. Tahimik si Allison, bitbit ang inis at galit kay Anthony. Mas pinili niyang lumukyok sa sulo kaysa panoorin sina Beth at Ramon na tila hindi na makatiis umabot sa private room. Habang panay naman ang sulyap ni Anthony sa babaeng kasama. Inis ang binata na ayaw nitong sumakay sa harap kanina. Kailangan pang pilitin ang kasamang babae. Gusto niyang mapikon sa lakas ng loob nito. Gusto niyang burahin sa harapan nito ang nakapulapol na makeup sa mukha niya at ipumukha dito ang babaeng inaalipusta niya, ay babaeng hinalikan niya noon. Pero si Allison din ang nahiya sa naisip. Alam niyang baliw siya sa part na yun. Hindi na talaga siya makapag-isip ng matino mula nang muling makita si Mark after 5 years. Oh, eh ano naman ngayon? 15 ka pa lang nun, Allison. At 16 lang si Anthony. Asa ka pang seryoso yun noon sa'yo? Kita mo nga ni hindi man lang nagpaalam sa'yo. Hindi ka ganun ka-importante. Bulong ni Allison sa sarili. Saka ano bang pinaghihimutok mo? Hindi ka itatrato ng ganyan kung wala ka dun sa lugar na yun. Ang trato niya sa'yo at kay Beth ay parehas. Ikaw lang ang assuming, sabi ni Allison sa sarili. Sa isang motel sa labas ng Santa Ines, ibinaba ni Anthony si Beth at Ramon. Saka nito hinatid sa bahay nila si Brandon. Ang kapatid nitong bunsong sumalubong at umakay dito papasok. Kaya hindi na bumaba pa si Anthony. Naiwan si na Anthony at Allison pero walang nagsasalita isa man sa kanila. Medyo mabilis na ang pagmamaneho ni Anthony dahil dalawa na lang sila at dire-diretso na kasi ang kalsada. Laking gulat ni Allison nang sa asyenda siya dalhin ni Anthony at hindi sa isang motel. Bakit dito mo ko dinala? Sorry miss, tamad kasi ako mag-rent ng room. Saka don't you think masyado ng malaki ang 1 million para dagdagan pa para sa pang-motel? Sabi nitong pasarkastiko. Medyo sumusuray na ito nang lumabas ng sasakyan. Baka ano kasi, nakakahiya, magbubulabog pa tayo dyan. Saka sure ka ba na pwede dyan? Pardon me, miss. Feeling mo ba dyan kita sa asyenda sa loob dadalhin? Sorry to poke your bubbles, pero hindi ka bagay dyan, miss. Mas bagay ka dun sa pagdadalhan ko sa'yo ngayon. So shall we? Nakangising sabi nito. Namutla si Allison at halos manikip ang dibdib sa panibago na namang insulto sa kanya. Alam niya na mababang uri ang trato nito sa kanya, pero hindi niya inaasahang maririnig ang mga panghuhusgang ito kay Anthony mismo. Hindi ito ang ugali ni Anthony na minahal niya. Mismong si Allison ang nanliit sa sarili nang sa kwadra siya nito ng kabayo dalhin. Nagulat siya sa dulo pala ng papasok sa loob ng kwadra ay may isang pribadong silid. Pero mas nadismaya si Allison dahil hindi pa rin siya doon dinala ni Anthony. May lagusan pa pala doon patungo sa lumang kamalik. Sira-sirahan dingding, pero may papag nayari sa kahoy. I don't usually mingle with your kind. May gusto lamang akong patunayan. And besides, don't you think dapat pakinabangan kong ibabayad ko? Sabi ni Anthony. Natulos na sa kinatatayuan si Allison. Sobrang sakit na nang nararamdaman niya. Hindi na niya kaya. Kahit pasabihin hindi naman alam ni Anthony na siya si Allison, hindi pa rin maitatatwa na ganito ang turing nito sa mga bababa. Paano pa kaya kapag nalaman ni Anthony na lihim itong minamahal ng katulong nilang si Allison? Baka ganito rin ang itrato nito sa kanya. At paano kung malaman ni Anthony na siya si Allison, hindi kaya mas masakit pa yun? Dahil mas masakit na kung ganito pa rin ang ituturing na binata sa kabila ng lahat. Why are you standing there? Hindi ba dapat naghuhubad ka na? Gusto mo bang abutan tayo ng pagtilaok ng mga manok? Kung sa bagay, mukhang sanay naman kayo dyan. Oh wait, don't tell me. Nagpapataas ka pa rin ng presyo. Oh come on girl.
Hindi mo na ako madidenggoy, miss, sabi ni Anthony. Sa sobrang inis ni Allison at sobrang muhi sa binata, ultimo respeto niya sa sarili kinalimutan na niya. Isa-isang hinubad ni Allison ang suot na costume, pati na ang wig na suot. Handa siyang patunayan na hindi siya tulad ng iniisip nito. At handa siyang patunayan na nasa kanyang lahat ng karapatan na humingi ng higit pa sa 1,000,000 kabayaran. Bagamat naniningkit ang mga mata, nakita ni Allison ang pagnanasa sa mga mata ng binata. Sinadya niyang hindi tanggalin na dalawang huling saplot. Hinayaan niyang titigan at sipatin siya ni Anthony sa Avedra. Okay, more, sabi nito na alam niyang tinutukoy.